Magandang gabi, welcome back sa aking YouTube channel. Ano, ayan, gabi to guys. Alas na ba ngayon? 9 na ng gabi. Katatapos ko lang manood ng pelikula na aking pinanood. Ayan, katatapos ng anak kong mag-wash. Hi, kanak. Kasi matutulog na siya. Naisipan ko lang mag-vlog ngayon kasi hindi ko alam kasi guys may ikot-ikot talaga. Umiikot lang ako sa maliit kong maliit naming bahay kogo. Kasi nga guys, may kapasiyan. Dito kasi sa lugar namin ay 'di ba nga naka-quarantine kami. Tapos nung isang araw kasi hindi ko alam kung totoo yung balibalita na naman na dito daw sa lugar namin ay sabi daw maglalockdown na daw kami ng 2 weeks na hindi na kami pwede, ay sarado na ang palengke, sarado na yung grocery, so hindi na kami makakapag grocery, dito na lang din kami sa loob ng bahay, hindi na daw kami pwedeng lumabas mismo kahit dyan sa harapan ng aming bahay kasi huhulihin na daw kami. Sabi, yun lang ay hindi totoo. Na-vlog na din to ni sis ano bang tawag doon? Sino ba yung Margie, yun. Margie lang kasi yung alam ko yung pangalan niya kasi ay doon, yung pangalan niya Margie. Tapos kasi yung kanyang pangalan doon sa kanyang vlog parang binaliktad kasi yung ata nung pangalan, pasensya na sis, kasi hindi ko masyadong yung pangalan mo sa iyong YouTube kasi basta pag sinasabi niya lang din kasi na welcome back sa aking vlog, Marge's vlog. Ayan, shout out sa iyo sis, yan. Kasi nga, doon din daw sa kanilang lugar, parang nagpanik din yung mga tao doon kasi parang hindi nga alam kung totoo nga yun, kung fake news kasi meron din dito sa amin. So ayan nga na naman guys, di ba na kami nakita kayo doon sa aking vlog na naggrocery na ako ng aming pang 15 days. So ngayon may nagsabi na naman kasi sa amin na yun nga daw magla-lockdown. So ayun, ang mga tao na naman dito nagpanic buying na naman. So ako din, syempre medyo nakaka din yun, syempre kasi pag kulang naman talaga yung stock mo, saan kami kukuha at kung bibili. So ngayon, nagdagdag na naman ako ulit ng pinamili. Ayan, dinagdagan ko na for 2 weeks na talaga yung pinamili ko yun. Kung bili na ako ng kalahating kaban na bigas yun, ginawa ko na yun. Kasi nga para sure na talaga kami na kahit hindi makami ka makalabas ng bahay, at least meron kami kahit mga dilata at sardinas lang dyan, toyo, meron kami nyan, bigas, o diba? So ito guys, tsaka itlog, ayan. So ito, ipakita ko sa inyo yung dilagdag na aking pinamili. Ayan, itlog ko, ayan. Ito yung itlog ko, ayan, nilagay ko lang dyan, tapos... Yung nilungo ko ng asawa ko, wala daw akong itlog. So ayan nga, nagdagdag na naman ako ulit ng aming grocery na para pang ayan. Ito siya, ayan, bawas na. Ayan, biscuit, ito. Ayan, mga noodles yan. Ito guys, kape. Ayan. Dinagdagan ko yung aking kape kasi nga diba coffee is life sa akin. Ayan, ito 2 dosen ng noodle. Tsaka ito. Tawag dito. Ayan, prutas. Bumili rin kami ako kanina. Tapos ito guys, ayan. Ayan, ito siya. Yung mga kamatis. Yan. Yan, hindi ko na halungkayin. Ayan. Kamatis, tigi 1 kilo. 1 kilong sibuyas. Ayan. Kasi masyado akong magastos ako masyado sa sibuyas. Ayan. Ito.
bawang. Madami din kasi itong bawang na ito. Kalahating kilo lang yan. Ayan siya guys. Yan yung mga dinagdag ko sa aming grocery. Ayan, meron ako ditong ito, binukod kong bigas yan. Ito siya. Mamaya explain ko kung bakit siya nakabukod yan. Tapos ito na yung aming ibang stock guys. Ayan. Ayan. Ito na siya. Nakalagay na dyan. Ayun. Sa taas, aray ko. Ayan, dito ko lang siya pinaglalagay. Ayun pa yung iba. Ayan. Ayun ko, halos kompleto na rin siya. Ayan. Tapos ito yung ibang mga dilata ko. Ayan. Ayan. Halos pinuno ko na yan siya, guys. Yung aming stock talaga sa para as in sure na talaga. Diyan lang namin to pinaglalagay yung mga pinamili namin kasi si, diba, wala naman akong maistakan diyan ng mga ibang paglalagyan kasi nga napakaliit lang naman talaga ng aming bahay. So ito guys, dalawang balo to ng biskuit. Ito may mga biskuit pa naman ako doon. Nandun sa lagayan. Pinaglalagay ko na siya. So, ayan. Ito na yun siya. Isasalansa ng maayos yung aking mga pinamili. So, ngayon, siguro yung aking itlog ay medyo dadagdagan ko na lang siguro yan bukas kasi nabawasan na namin yung itlog na yan. Ayan. Nahirapan ako maghiwag guys ng aking ano. Hindi ko na naman maipatay yung aking tripod kasi sira na siya. Hindi kasi siya magandang quality. Mumurahin lang kasi yung binili ko. Kaya, ayan, tuloy. Sira na siya. Ayan. So, yun lang. Share ko lang yung ang aking kaganapan kasi di ba nandito nga tayo lahat-lahat lagi lahat tayo nasa loob ng bahay kaya wala naman tayong mga kaganapan na mga ganap-ganap. So ayan, nag-prepared lang kami. Tsaka ito pala, ito guys. Ito. Ay bakit may ganito kami yung binukod? Ito, itong bigas. Bigas na to kasi ano ibibigay ko to doon kay ano sa isang matanda kasi ang kanilang trabaho dito guys ano sila yung nag-ano lang sila nangangalakal lang sila tapos syempre nung nagsimula yung lockdown dito hindi na sila maka syempre kasi di ba tinanggal na yung mga junk shop hindi na muna pinag-open tapos syempre yun lang naman kasi yung ikinabubuhay nilang mag-ina tapos may dalawang anak, apo, ni nanay. Kay nanay ko kasi siya. Kay nanay kasi namin siya ibibigay. So, simula nung nag-lockdown, hindi na sila nakakapagbenta ng kanilang, ano, ng kanilang kalakal. Nung wala pang pass na, quarantine pass na pinamibigay, nakakalabas pa sila ng aming area kasi okay pa naman. Tapos, nung mga, ilang araw na ba, 3 days pa, no? Apat na araw na, aba? Apat na araw na ata kami nagkaroon ng quarantine pass. So, simula noon, hindi na sila nakakalabas kasi wala silang quarantine pass. So, ngayon, hindi si nanay nakakapunta sa kanyang mga hinihinga ng mga kalakal kasi maganda kasi doon pag halima napunta siya, nabibigyan siya kahit pa paano ng mga noodles, bigas, may nagbibigay sa kanya noon pag pumupunta siya. So ngayon, hindi siya na sila nakakalabas. So naawa naman kami, sabi ko namin, kahit sa napakaliit lang na bagay at hindi ka damihan, bibigyan namin sa lagay. Ito, siguro, dalawang kilo mahigit siguro tong bigas na to. Hindi pa namin siya nakikita kasi nagigib lang kasi siya ng tubig guys. Wala silang sariling tubig. So isang araw na hindi namin siya nakikita kasi hindi namin siya kanya na ibibigay. Tapos nilagyan ko din siya ng ito kape guys, 4 piraso to sachet. Tapos ito nilagyan ko din siya ng gatas. Tapos corned beef, sardinas, saka itong noodles. So, bibigay namin, sabi namin sa anak namin pag nakita niya si nanay na nag-iigib, tapos wala kami dito nandun sa pwesto, ibigay niya to. Tapos, pero binili namin sa kanya,
sa kanya guys na huwag niyang ibibigay pag ano, pag maraming taong nakakita kasi nakakahiya magbigay pag maraming tao. Nakakahiya kasi magbigay pag maraming tao. Gusto kasi namin pag kahit sa ganitong paraan lang magbibigay yung walang nakakakitang tao. So minsan kasi nakikita ko din dyan si nanay, nag-iigib siya. Kanina nakita ko siya dyan, nag-iigib siya. Hindi ko siya maibigay kasi maraming tao dyan sa labas na nakaupo. Sabi ko, pag siguro bukas na lang ng umaga, pag magmagang-maga, pag nakita ko, saka ko siya ibibigay. So, yan lang. O, diba? Wala tayong magawa ngayon. Wala tayong magawang vlog na yan. So, sana guys, diba, matapos na tong ating, ano, ang ating problema sa COVID na yan. Diyan sa matitigas ang ulo, please, huwag na kayong lumabas. Maawa naman kayo sa mga nagbabantay. Tsaka, hanggang ngayon, yung bigay sa amin na pagkain nung nakaraan na vlog ko, hanggang ngayon, wala pa kami din ulit natatanggap doon. So, huwag na tayong umasa doon. At sana naman, yung halimbawa, bibigyan talaga nila kung meron pang kasunod yung walang-wala na talagang pambili, no? So, anong oras na ngayon? 10 na. Di pa ako inaantok. Tsaka dito sa amin, guys, yung mga opisyalis dito sa amin, na bawat paglabas ng bahay, kailangan daw nakamas na daw kami. Hindi pwedeng lalabas kami ng bahay na walang mask, guys. Wala kang ubo, wala kang lagnat, mga ganyan-ganyan. So, yun lang guys. Magandang gabi sa inyong lahat at ingat-ingat tayo. At kung hindi naman kailangan lumabas, huwag nang lumabas kung saan-saan pumunta para makaiwas na rin tayo dyan at para matapos na rin tong ating problema. Kasi hindi lang dito sa Pilipinas ang problema sa COVID na yan. Buong mundo na siya guys. Huwag naman maging katulad sa Italy yung ating ano dito kasi. So, sa Italy talaga sobrang laki na talaga ng kanilang ano doon. Ang dami nang namatay halos. Ayun, nabutas tuloy yung bigas. So, ayan lang guys. Maraming. Hindi ko malakasan yung aking boses kasi nakakahiya. Dito sa aming mga kapay, parang matulog na siya. Pero maaga pa ngayon guys. Parang kananayin pa lang ba o magkatin na? Dito kasi sa amin may curfew kasi dito. Kailangan alas 5 nasa loob na ng bahay yung mga tao. Tapos yung tindahan hanggang alas 6 lang ang bukas. Kaya kami, sa pwesto namin, maaga kami nagsasarado doon. So, ayan lang guys. Maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Yung anak ko nandiyan pa. Gising pa siya. Sa aking vlog. At see you sa aking next video. Bye!